sir. Hey, good day everybody. Yeah, today is a very special day. Dadating na today yung ating etiketa, yung loop tag natin na madalas nilalagay dito sa may left sleeve or dito sa may dulo sa ilalim. Yung parang kiniklip na ano, para sa clothing natin. Nararamdaman ko medyo palapit na talaga ng palapit. Medyo sobrang tagal lang talaga ng proseso, lalong tumagal lalo na dumaan pang pandemic. Hanggang ngayon pandemic pa rin naman, pero at least ngayon kahit papaano nakakagalaw-galaw na. O, nakapagpagawa na ako last month, alas 1 month or mahigit 1 month ginawa yung etiketa. So yun, advice ko din dun sa mga magpapagawa ng woven na etiketa, pinapaalala ko lang na ang production time nun kadalasan talaga 1 month, ganun, mga ano yun, kumbaga parang standard na nila yun, 1 month. And ayun, hihintay ko na lang, nakapag-book na rin ako ng Lalamove. Hindi ko na yung maipapakita sa inyo dahil ito rin cellphone gamit ko pang contact dun sa Lalamove. Dahil baka mamaya-maya lang, tatawag na sa akin yun at malapit na siya dito. Kasi yun na lang tumawag siya, sabi niya on the way na siya. So baka mamaya-maya tumawag na dito sa cellphone kung gamit kong pang-video ko, hindi ko na mapapakita. Papakita ko lang sa inyo pagka hawak-hawak ko ng social. Excited na rin ako. Na. Yan o, kita niyo ba dyan? Hindi pala masyado kita. Yun o, ayun o. Saan niyo medyo naaaninag dyan yung logo. So, eto na siya. Ayun o, sa ilalim pala, kitang-kita. Woo! Eto na, kompleto na. So, kompleto na rin yung damit. Ito, i-arrange na rin natin mamaya-maya yung damit. Ito yung mga damit, ito yung mga white, dito yung mga black natin. So, bibilangin na natin. Sobra to, may excess ako dito. Ang gagawin na lang natin, kukuha ako or itatabi ko na yung mga papaprintan natin. So papagawa ko 100 pieces at 50 black, 50 white or baka mas madaming black. And ayun na, ibuksan na natin to. Teka lang, iset up ka lang dito sa gilid. Ito na, i-unwrap na natin ito. Ito ko ipakita sa inyo yung actual. Sabay-sabay natin tingnan. Grabe naman pagkakabul pala na ito. Yun! Nice! Dami na ito. Yun o. Yun! Ito na. Nakakat na rin siya individually. Yung stick! Ayan. 1, 2, 3, 4, 5,000. Ito, 5,000 pieces to. Ito yung sinasabi ko sa inyo na nakaraan doon sa DIY na etiketa natin na size. Ito rin nga pala yung suot ko nun, no? Ito na naman yung suot ko dito sa vlog na to. Ito, ayan, logo lang siya. Then, ayan, pakalagay, no kidding apparel. Tapos yung slogan, ayun yung makikita nyo dito sa loop tag na to. Matagal-tagal to bago maubos. Excited na ako. Saan na ba? Patay ng isa! Ay, hirap talagang siksik. Ang ganda ng pagkakalagay. Yun! Solid! Yan siya, woven siya. Ayan, makikita niyo woven siya. Try nga natin na guys. Dito yan. Dito yan mapupunta. I-clip natin yan dito sa may gilid. Angas! Pagka sinilip mong ganyan, may nakasulat sa loob. Sobrang astig na ito. Sa pagkakaalam ko, sabi nung gumagawa is high density daw to. Kaya kitang-kita niya naman. Sabi dyan, readable siya. Nagbablur, ayaw lang mag-focus eh. Pero, lagay muna natin dito sa pinag-testingan natin. Alam niyo naman ako, laging excited. So, gagawin ko muna ng sarili ko. Ako muna ulit ang magkakabit. Testingin natin kabitan to. Tahian time! Eto na, makukompleto na. Print na lang kulang. Ayan na siya. No kidding, plain shirt na to eh. Ayan o, yan yung ginawa natin ng nakaraan. Ayan. Ayan, dito naman. Ayan, naikabit na natin agad. Ang ganda. Boom.
yung iba pa. Andito yung ibang block. Tapos tanggalin ko muna. Dito rin yung ibang white natin na gagamitin. Ayan. Wala ito lahat-lahat yung plain shirts na pinagawa natin. Ayan. Ito yung mga black. Ito lahat yung black. So yun, 220 papagawa natin. 120. 50 pieces na white tapos 70 piraso na black. So yun lahat yung papagawa natin. I-arrange ko lang to. Alas 2 na ng madaling araw. Hindi ko alam kung mamaya o bukas papaprintan na to kasama na ilalagay yung mga etiketa natin na ginawa tsaka yung pinagawa package na yon. Yung magpiprint sila na rin yung magtatahe, so package na siya. So pag binalik dito sa akin, okay na, tapos na lahat-lahat, babalutin na lang, lalagyan ko na lang ng hang tag, lalagyan ko ng free stickers, ako na bahala dun. Ako na rin gagawa ng hang tag tsaka ng free stickers natin. So ayun, yun lang naman ang update. Sana abangan nyo. Sana first week of August or end of July. Siyempre, dahil first time nga namin na magpapaprint or magpapasil screen para sa clothing brand namin, gusto ko lang malaman nyo na hands-on ako talaga dito ngayon. Hanggang sa mga susunod-susunod pang release, talagang pag-ahandaan namin bawat release. We'll make sure also na tama yung mga sizes. Yun kasi ang nakita ko problema dun sa mga local clothing brands natin, na mga nire-review natin, so far, isa pa lang ata yung tumama, perfect pareho yung sizing. Hindi ko na i-mention yung mga clothing brands na yun, pero napanood yung mga reviews natin, kadalasan, wala pa tayong na-perfect na sizing, no? So, yun yung pinaka-focus ko ngayon. Itong i-release namin, konti lang naman ito, 120 pieces, kaya marami naman akong oras ngayon para i-check lahat ng sizes. Ito, meron tayong metro. Susukatin ko lahat ng lapad niya kung tama ba, kung accurate. Kung napanood nyo na rin yung update ko bago mag-lockdown tungkol sa clothing brand, yung unang problema sa clothing, yun nga, yun yung pinakaunang problema ko ring na-encounter. Yung size dimensions, mali-mali dun sa nakalagay na size dun sa mismong t-shirt na nilagay nila. So, nung chinek ko, yung pinagawa namin nun, 100 pieces, cut and sew yun, pasadya. Yun, pumalpak, halos 20 piraso nun. So, ganun ang nangyayari. Kaya, karoon ng problema dun. Kaya, da-delay-delay na rin talaga tong clothing namin. At least ngayon, eto, nakahanap ako ng mas trusted naman na patahian nearby lang din sa amin. Check ko lang kung tama yung mga sukat. Ayun, yun yung top priority ko ngayon, na bukod sa mga detalye, eto, katulad nito, itong suot-suot ko ngayon, isa to, eto rin tong mga to. Eto yung suot-suot kong plain ngayon, eto rin yung gagamitin dun sa shirt. Ito yung madalas na plain shirt na nakikita yung suot-suot ko sa mga videos. Nakailang laban na to, washing machine pa, ayan, kita nyo naman, maganda pa din. Ayan. Hindi nagde-deform yung sa leeg. So, hindi tayo gagamit ng gildan or ng fruit of the loom na kadalasang ginagamit. Ang napansin ko kasi, pagka gumagamit ng fruit of the loom or gildan, 100% cotton sila pareho, nagde-deform yung shirt. Kadalasan, mapapansin nyo yun kung meron kayong kahit plain shirt lang nun, yung neck ribbings niya, lumalawlaw na ganun. Tapos yung may body frame naman, parang naglulus, nagsasag siya. So, pumapangit yung texture ng damit. Ito, ginamit natin. Hindi siya 100% na cotton, CVC fabric siya. 80% cotton, 20% polyester. Ayun, yung purpose ng polyester kasi is para maiwasan yung pag-deform. So, parang yun yung magkikip ng shape ng shirt. So, yun. Kaya mas recommended talaga. Kung mapapansin nyo, yung mga local brands din natin ng mga sikat, poly cotton yung ginagamit nila. Pag nakikip
nakikita nyo sa Lazada. Kahit yung mga nireview natin, nakita natin nakalagay 70-30 or 80-20 or nakalagay polycotton, hindi nila sinasabi. Pero ayun yung CBC fabric ang tawag doon. So, ayun lang, next time na lang yung ibang update. Kung meron man ako nakalimutan, ang dami ko na namang sinasabi. Ayun lang ang update natin for now. Ayan, ito yung unang sample na ginawa. Ayan, oh, andyan pa rin siya. Solid. Meron pa yan, may additional pa yan na ilalagay na detalye bukod dyan. Abangan nyo, sana supportahan nyo guys. Magiging available siya sa Shopee siguro. Baka yung Shopee account namin doon ko muna ilagay doon sa isa kong Shopee account, or baka gagawa ako ng bago para mismo sa para dito sa clothing brand na to. Gagawan ko siya ng online shop para madali kayong makapag-order. So, ayun lang, maraming salamat. And yun, matutuloy ko na yung susukatin ko na to isa-isa. Pagod ako, nakatulog na ako noon. And ito, alas 3 na ng madaling araw at sa ipaparage natin dito na maayos yung mga black. And wait natin. Pero i-arrange ko pa yun, bibilangin ko pa ulit para sigurado. Start natin.